what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, I'm Joe Martolentino and do subscribe below. So for this video guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung sino nga ba ako off cam. So gusto kong maibahagi, gusto kong maikwento sa inyo yung mga nangyayari din sa school ko, sa buhay ko behind the camera. Kasi ako kasi hindi lang ako yung basta lang nagva-vlog. Hindi lang ako gano'n na basta papogi, basta paporma. Yung kumbaga meron din akong pangarap, meron din akong dreams para sa sarili ko, para sa family ko, para sa mga relatives, sa mga tita ko na tumutulong sa akin. Kumbaga parang ano to, gusto kong i-share sa inyo kung sino nga ba talaga ako off-cam, and sisimulan na natin yan ngayon. So, sisimulan natin siya, guys. Siyempre, nung kinder ako, 5 to 6 years old, dun na nagsimula yung journey ko na maging academic achiever from elementary up to now ngayon sa college. And siyempre, I'm very thankful din dito sa talent na binigay sa akin ni God. Napansin na yon ng family ko kasi itong mga sasabihin ko, napagkakatanda ko lang. Nung kinder ako guys, I was top 2 and doon parang medyo nahihiya pa talaga. Kasi syempre diba bata ka pa, so hindi mo pa alam masyado yung mundo ng pagiging isang mag-aaral. So doon ako nag-start sa kinder, naging top 2 ako. Tapos up to grade 1, naging top 5 ako. And alam mo yun, naaalala ko pa talaga na nung bata ako na nasa top 5 ako, meron akong hawak na para siyang top 5 na ano, basta yun, tumatakbo ako papunta ng bahay para maipakita yung award ko na yun. Yun nga lang, nung bata ka lang, sobrang saya kasi nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, and at the same time, meron kang sinusuplay sa pamilya mo by being part of the top 5. Still an honor, and lahat naman ng mga achievement ko sa buhay, ina-appreciate ko yun. Going to grade 2, naging top 4 ako. Grade 3, naging top 4 ako. Grade 5, naging top 4 ako. Siguro doon, parang ano na, roller coaster kasi patanda ka na ng patanda eh. But hindi ko na-feel yung competitiveness sa klase. Kumbaga, kasi bata ka lang eh. So kung ano lang kung ano yung talaga yung performance mo, ayun yung natural na lumalabas sa iyo, ayun yung natural na ginagawa mo. So for me, masaya din yung elementary days ko kasi within those days talaga enjoy ka na, and at the same time meron ka pa may pagmamalaki sa pamilya mo para dun sa pagod or para dun sa effort nila na pag-aralin ka. So nung grade 6, mag-graduate na ako ng elementary, I ended up top 3. So, naging top 3 ako doon. Which is, naalala ko pa, I was the one who led the Pledge of Loyalty with my co-graduates or with my classmates. Masaya na malungkot na mix talaga kasi bata ka pa lang eh. Bata pa lang nun ako eh. So, wala pang maturity. Wala pang halong serious matters. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang sa journey mo. And into the next, mas marami ka pang malalaman, mas marami ka pang may experience. So, nung grade 7, sa Lourdes School of Pampanga, awards naman doon, when you have 85 to 89, lahat ng mga subjects, red star ka. Tapos kapag lahat ng subjects mo ay 90 above, gold star ka. Masaya ako na from grade 7 to grade 10, na-maintain ko yung gold star. So, yung grade 7 talaga, yung gold star for me mahirap din eh. Kasi mag-a-adjust ka from elementary to high school, tas new environment, new classmates, new teachers, lahat bago. So, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong ilugar yung sarili mo, kailangan mong ibigay pa rin yung best mo. Kasi parang ano yan eh, parang ladder, by step dapat. Binibigyan mo ng effort, binibigyan mo ng time, and binibigyan mo ng dedication kasi ayun yung gusto mo, ayun yung mahal mo, and ayun dapat mong gawin kasi ginagawa rin ng family mo yung lahat na makakaya nila para mapag-aral na nila at maibigay nila sa'yo yung education na dapat lang sa'yo.
grade 8, nakaranas din naman ako ng Red Star, which is 85 to 89. Where there are times na, syempre, hindi naman most of the time magaling ka. Hindi naman most of the time mag-maintain yung nakagisnan or yung previous na na-achieve mo. Meron ding times na from up to down, from down to up, diba? At least, you see improvement within yourself. Why don't you give it a try na bumawi, na look for improvement? Grade 9, dun na, syempre, meron ng maturity, minsan meron ng away, meron ng iba't ibang matters, iba't ibang cases. Pero, for me, junior high talaga yung masaya kasi yung mga classmates ko, even though we're only 15, you will feel the genuine happiness kasi lahat sila talaga masayang pasama. And yung nabuong relationship, friendship, everything inside the classroom, binaon namin yun hanggang sa mag-college kami. Even up to now, nakikita pa naman kami ng mga class ko nung junior high school. Then, nung grade 10, guys, nagtapos ako ng gold medalist, which is top 1. Naging ano ko doon, valedictorian. So, nung moving up namin, nag-valedictorian speech ako, doon ako naiyak kasi halo-halo yung mga message ko eh, from my classmates to parents. And everything na naging parte ng buhay ko, naging parte ng junior high ko. So yun, minention ko lahat sila dun sa speech ko. And syempre, medyo nag-doubt ako sa sarili ko kasi we're only 15 eh. So parang, para sa iba, nonsense lang yung award na yun kasi 15 lang kayo. So may chance ka talaga na mag-gold medalist, mag-top 1. So moving into senior high school, dun talaga ako nag-adjust ng malaki kasi from small environment to big environment, as in talagang parang na-culture shock ako na ewan ko, parang nawala ako sa sarili ko for one sem. I mean talagang yung kaya kong gawin parang hindi ko ma-express kasi sobrang dami eh, nahihiya talaga ako and I have lack of confidence para gawin yung mga bagay na gusto kong gawin or kaya kong gawin. Nung grade 11 ako, I was top 7. Hindi naman yung parang gusto kong umangat. Sabi ko sa sarili ko na, ganito lang ba ako? Yung I mean, hindi ako ito. Sabi ko, kailangan kong hanapin muna yung sarili ko para maging comfortable ako sa klase, maging comfortable ako sa senior high. Then, noong second sem, with high honor ako. And from top 7, naging top 1 ako. As in yung jump, sobrang nakakabigla din na yung mga kaklase ko nga tinutukso pa nila ako, magka-top 1 ako. Then, biglang nangyari. So, hindi ko naman sinasabi yung or hindi ko ina-up or hindi ko ang tawag ko, hindi ko binibigil yung top 1. Kumbaga, sinasabi ko yung improvement or sinasabi ko na talagang malaking adjustment yung ginawa ko sa senior high. Nung grade 11, talagang sobrang laki ng adjustment ko until up to grade 12, doon ko na nakuha na naging comfortable na talaga ako. And sa grade 12, maraming din akong friends na nakilala. And syempre yung tropa ko ngayon, ang Easy Berry, sila talaga yung masayang kasama. As in, kahit hindi ka makapag-ipon that year, that academic year, nararamdaman mo na masaya ka pag-uwi kasi ganun yung routine namin na whenever na tapos na yung klase, diretso kami agad sa kainan kasi ayun, bonding. So, grade 12, ayun, nagtapos ako na merong award and that is with high honors. Ito yung pinakamasaya kasi that time na in-announce na with high ako, birthday ng mama ko. So sabi ko wala man ako maregalo sa mama ko. Super okay na to na masabi ko sa kanya with high ako kasi lahat naman ng ginagawa ko most especially sa mama ko din na-dedicate sa parents ko, sa family ko, sa relatives ko, sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Ayun, super saya talaga no kasi saktong-saktong birthday ni mama and sinabi ko sa kanya award ko kasi ako lang yung nag-win high noon sa klase namin. And ayun, masasabi ko sa senior high ko, super saya, super challenging kasi as in magsasabay-sabay lahat na pinapagawa but still at the end of the time, nagawa mo na ay, ayun na pala yun. Kahit nung that time,
pinoproblema mo, natapos na. Kasi lahat naman ang binibigay ni Lord, lahat naman ang nangyayari or napupunta sa atin, nilalagpasan natin. Tapos, moving to college, sabi ko, eto na talaga yung matinding labanan. I mean, eto na talaga yung totoong laban kasi eto na yung pinakahuling step para mag-graduate ako. And I took Bachelor of Science in Accountancy at alam natin lahat na hindi ganun kadali yung course na to. Kasi maraming napaiyak ang course na to at maraming umiiyak ngayon ng mga estudyante whenever na nadadown or nag-breakdown sila sa subject na to or sa course na to. So, nung first sem, doon talaga ako na-disappoint sa sarili ko kasi pinangunahan ko yung sarili ko na hindi ko ma-maintain yun with high honor or equivalent sa college is president's district na merong 94 above na general weighted average. Sabi ko, parang hindi ko na kaya to. So kahit doon na lang ako sa next district, which is 90 above na general weighted average. Siyempre, nag-adjust din talaga ako kasi sobrang maraming magaling sa klase namin. Legit, marami talagang matatalino sa klase namin. And still, nakapag-build pa rin ako ng friendship sa kanila. Ganun kasi talaga akong tao na kahit lahat ng kaklase ko, makaka-close ko sila. Kasi ganun talaga, gusto ko makaka-close ko lahat sila. Ayaw ko merong awkwardness. Basta be kind to them. Ayun yung rule ko talaga. And kung hindi man nila ibalik yun, nasa sa kanila na yun. At least, ginawa mo yung part mo na i-approach sila na maging mabait ka sa kanila and maging mabuting turin mo sa kanila. Tapos, ayun guys, medyo na-dizzy ako nung first sem kasi pinagsabay ko yung vlogging at saka yung pag-aaral ko. So, first sem, I have been semester, which is meron akong 92.22 na general weighted average. So, ayun na naman, parang nung grade 11 na from top 7, ayun na naman, sabi ko sa sarili ko, anong nangyayari? Nung senior high 95 na kaya ko, pero ba't ngayon 94 hindi ko na kaya? Sabi ko, parang nagkulang ako talaga sa studies ko that time, nung first sem ng college. So, ang ginawa ko nung second sem, ay decision na rin ng family ko na mag-stop ako sa pag-program as in. Binigay ko lahat ng oras ko sa pag-aaral ko. Ultimo oras ko, Saturday, pag-uwi, binibigay ko lalo na sa major subjects ko kasi kailangan ko kasi ayun yung makakatulong sa akin. And naging maganda naman yung result guys kasi ngayon na nag-end ang second semester from Dean's Lister, I am President's Lister with 94.25 na general weighted average. Super saya lang na behind the camera, marami pa rin akong bagay na gusto ma-achieve at na-achieve ko this time kasi maraming sumusuporta sa akin, maraming naniniwala sa akin, and maraming nagmamahal, maraming nagpapakita ng suporta, maraming tao na gusto akong umangat, na gusto akong makapagtapos, kaya ginagawa ko yung part ko para hindi sila magbigo feedback on them. Magagawa ko lang sa ngayon is mag-aral ng mabuti kasi ayun lang yung maisusukli ko sa kanila. And I know at the end of the time, the day that I will graduate and I will pass the board exam for the Certified Public Accountant Licensure exam, I know I will give everything that they want. Kumbaga vice versa naman. Kung ako naman yung magbibigay or magsusukli sa kanila ng kabutihan yung binigay nila sa akin. And that's it guys. I am Jovery Tolentino as a vlogger and I am Mark Joseph Tolentino as a student. At dyan na nga nagtatapos ang video na ito guys. So sana na ma-inspire kayo dun sa mga kinwento ko. Hindi ko ito vlog para ipagmalakar, para ipagmayabang. Kumbaga gusto ko lang na if ever na may ma-inspire din ako kasi wala naman talagang taong bobo, matamad meron. But, di ba, with time and effort, ma-achieve natin yung mga bagay na gusto natin. So, shoutout kay Ronnie Gagukas, shoutout kay Mark Pangan, shoutout kay Sarah Montemayor, shoutout kay Erica Ann Lansang, shoutout kay Kian Castro, shoutout kay Eunice Octif, shoutout kay Esro Ring, shoutout kay Marco Barce, shoutout kay Mia Manalili, shoutout kay Zara Joyce Wing,
Shoutout kay Raymar Digante. Shoutout kay Angela Salangsang. Shoutout kay Carlos Miguel. Shoutout kay Jenny Hilario. Shoutout kay Jasmine Magkalas. Shoutout kay Simon Rodin. Shoutout kay Vincent Manuel. Shoutout kay Liam Agustin. Shoutout kay Ian Bernalte. Shoutout kay Aubrey Ocampo. Shoutout kay Grandreb Santiago. I-chat nyo na po siya, guys. Shoutout kay Aaron Alonso. Shoutout kay Maria Katrina Bayani. Shoutout kay Raylene Mahilop. Shoutout kay Sofia Anika. Shoutout kay Alger Swing. Shoutout kay Jolina Harito. And lastly, shoutout kay Nicole and the Bean. At kung nagustuhan niyo ang video nito, don't forget to like this video. Hit the subscribe button and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga next vlogs ko. Once again, this is Jomar Tolentino Vlogs and I'm Mark Joseph Tolentino of Com. See you on my next vlog.